Hello guys! Napuntahan nyo na ba yung nag-trending na coffee shop dito sa Tanay Rizal? Tara at samahan nyo ako magkape dito sa Palpitate Coffee located at 916 Cayumbay Road, Tanay Rizal. Nagulat nga ako dahil pagpasok pa lang namin natuwa na agad ako sa nakita ko lalo na ang aking anak na si Johnny. Dahil meron sila ditong play area at syempre agarang sumugod si Johnny para maglaro. Nakita ko to na kumakalat sa social media dahil sa sobrang ganda ng tanawin. Kaya naman, nung pumunta kami sa Treasure Mountain, dumaan na rin kami dito dahil malapit lang naman ito dun. Okay na okay to sa mga parents na gusto ng alone time or kailangan ng meeting place. Dahil safe na safe ang mga kids, pwede mo silang iwan dun sa play area habang ikaw ay nagkakape naman. Sobrang laki nitong lugar na to, masarap tumambay. Napaka-presko pa ng hangin. Para kang nasa Tagaytay na medyo mukhang Bohol. Napakaganda talaga ng Pilipinas. Ito naman yung menu nila. Nag-order kami for brunch. Ito talaga yung specialty nila dito eh. Coffee. At ang maganda dito, pwede mo silang panoorin habang ginagawa yung kape mo. Ito naman yung taas nila. Diba ang ganda talaga ng view? At kitang-kita naman sa video na talagang maganda talaga dito. Oh, ayan. Dumating na yung kape namin. Nag-order din ako ng strawberry milk for Johnny. Enjoy na enjoy talaga si Johnny dito kakalaro. At ako, ito, enjoy na enjoy sa kape. Ang in-order ko pala ay palpitate latte at ice caramel macchiato. Sobrang na-enjoy ko talaga dito magkape at tumambay. Sobrang nakaka-relax. At sarap na sarap si Johnny sa strawberry milk. At nag-order din ako ng orange chicken para sa kanya. Nag-order rin kami ng tapa, tocino at clubhouse sandwich. Kung nature lover at coffee lover ka, mag-e-enjoy ka dito. O siya, saan kaya tayo sa next food trip? Comment down below at huwag kakalimutan mag-follow ha. I-share mo na rin. Paalam! Hello mga ka-food trip! Dahil gusto ko ng fried chicken ngayon, naghahanap-hanap ako ng malapit sa amin. At ito na nga, may nakita ako nagbebenta ng fried chicken at sobrang bango. Kaya naman napalapit agad ako. Dito lang yan sa Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig. Malapit lang ito sa Capri Oasis at Hampton Gardens. Ang name ng stall nila ay Jollibee. Nakapwesto sila dito lang sa labas ng Otter's Car Wash. Matagal nang nagbebenta si nanay ng fried chicken dito, more than 13 years. At talagang napakarami bumibili sa kanya. Nilalagyan nila ng onting tubig yung oil para mas magalit yung mantika para sobrang crispy. Tignan nyo naman yung balat ng manok, napaka-crispy. Meron silang iba't ibang parte ng manok. Meron isang buo, leeg, balat ng manok at ang napakalaki nilang crispy chicken fillet. Yung gravy nila dito sobrang sarap. Kahit nga kanin plus gravy, pwede na. At yung suka nila dito, panalo. Bagay sa lahat. Ang sarap nga inumin eh. Sabi ko nga kay nanay, magbenta rin siya ng nakabote na suka. Sigurado ako na laging masasold out yun. At yung chicken nila, napaka-juicy talaga at talagang malasa. Pagka-order ko nga ngayon dito, bumalik ulit ako kinabukasan. O, ano pa inaantay nyo? Tara na, order na tayo dito kay nanay. Nagde-deliver din sila dito sa Dr. Sixto Avenue. Free delivery lang. O siya, saan kaya naman tayo sa next food trip? Comment down below at huwag kakalimutan mag-follow ha. I-share mo na rin. Paalam! Hello mga ka-food trip! Puntahan naman natin yung isa sa paborito kong place sa Kapitolyo. Kilala sila sa kanilang the best sinigang in the world. At ito ang Locavore, located at 10 Brixton Street, Pasig. Pagpasok mo pala, kita mo ng maaliwalas ang setup nila. At nagbibigay ito ng modern industrial vibe. Ito yung menu nila, napakarami nilang food choices. At meron na din silang mga solo meals ha. Meron din silang mga cocktail drinks dito. Yung mga pagkain nila dito ay Filipino cuisine with a twist. Nag-order kami ng salted egg gabi chips for appetizer. Gabi chips na merong kesong puti, kimchi at sibuyas. At syempre salted egg flavor yung gabi chips. Mahilig ako sa itlog na maalat kaya nagustuhan ko to. Sumasabog yung flavor nito, kakaiba talaga. Yung regular na tokwa't baboy nila dito, social. In short, TBPL ang tawag. Tokwa, baboy, pato at lengua. Dito lang ako nakatikim ng ganito. Masarap to pampulutan. At syempre, ang isa sa mga favorite ko dito ay itong sisig oyster nila. Tignan nyo, itsura pa lang nakakagutom na talaga. Napaka-crispy nito. Masarap isabay sa kanin, masarap din pampulutan pero ingat-ingat din, baka ma-high blood.
At ito naman yung garlic rice nila. Hindi mahilig si Johnny sa garlic rice pero nagustuhan niya to. Para siyang Japanese rice na nilagyan ng garlic soy sauce. Kahit walang ulam, pwede na to. At ayan na nga, binigyan kami ng free soup for Johnny. Dumating na rin yung gising-gising at sizzling sinigang. Siyempre, una nating tikman itong sizzling sinigang. At talagang kumukulo pa siya nung dumating ha. Sobrang init niyan kaya dahan-dahan lang. Itsura pa lang nakakatakam na at hindi tinipid ha. With shallots pa yan ha, o diba? Kitang-kita na sobrang lambot ng short ribs. Grabe, panalo to. Maasim-asim na nalalasahan ko yung pagkaasim ng sauce na nilagyan ng gravy. Bagay sobra at kakaiba yung lasa. It's fried chicken naman. Yung lasa nito ay parang soy garlic Korean chicken. Very savory at manamis na miss. Mapaparami yung kain ng kanin mo dito. Etong gising-gising nila sa bawat subo mo, lasang-lasa mo yung gata. At napaka-balance lang ng pagkaanghang niya at medyo manamis na miss. O siya, saan naman kaya tayo sa next food trip? Comment down below at huwag kakalimutan mag-follow ha. I-share mo na rin. Paalam! Hello mga ka-food trip! Dumayo naman tayo ulit sa SM Hypermarket sa Pasig. At dahil hindi ko na matiis ang cravings ko sa takoyaki, kaya dumaan ako dito sa Taco Kaizen. Marami silang klase ng takoyaki na ino-offer. Pero hindi available karamihan that day, kaya kinuha ko lang muna yung Big Taco. Nasa higher end ng takoyaki spectrum ang price nila pero binawi nila sa laki, lasa at quality. At i-share ko na rin ang bagong renovate na SM Hypermarket. Ang ganda ng tables and chairs nila dito, napaka maaliwalas at napakalinis. Nakakatuwa dahil kahit yun lang ang meron sila that day, hindi ako na-disappoint sa lasa. Firm yung labas ng takoyaki at napaka-creamy ng loob. Pero hindi siya soggy or makunat. May ample amount ng sauce na nilalagay. At hindi nila pinaswimming sa sauce yung takoyaki ko. At guys, tingnan nyo naman yung ganda ng quality ng nilalagay nilang katsuboshi, oh. O diba, itsura palang panalo na. At waging-wagi yung lasa. Sinerve sa akin na talagang mainit pa. Kaya kahit yung makapal na high quality katsuboshi ay talagang gumagalaw dahil sa steam. Oh, hahayaan nyo bang maglaway kayo sa inggit? Tara, let's at itry nyo na rin. O, saan naman kaya tayo sa next food trip? Comment down below at huwag kakalimutan mag-follow ha. I-share mo na rin. Paalam! Yeah.